ka. Yan oh, mga kasaka oh. Kita mo. Yan po. Yan ang sumisira sa aming niyog. So kaya dapat every week dapat inspection sa niyog kasi ang dami po talagang ganito dito sa amin. Channel mga kasaka, bali ngayon pong araw na to hindi ako ang magbibigay sa inyo ng tips, kundi ako ang maghihingi sa inyo ng tips kasi nakikita niyo mga kasaka yan, niyog na ganyan basta mataas na siya mga kasaka kasi may ano na to eh, may 5 years na ang ginagawa po namin, every week namin ito ini-inspection dahil ang dami po talaga ditong ano, kumakain na uang ang tawag dito eh, iwan ko kung sa English, iyan ba yung nag-research ako, iyan ba yung coconut beetle, or yung sa Bisaya, yung tawag namin doon, bakukang. Ayan o, oh. Mga kasaka, kanina, hindi ko na i-video, ayan o. Oh. Ayan yung butas mga kasaka o. Oh. Ayan oh. Ito yung butas mga kasaka o. Oh. Ayan, tapos napatay na namin yung ano, napatay na ng anak ko yun. Ano, ito yun oh. Ito yung coconut beetle yata ang tawag sa English. Yan oh, mga kasaka. Ito. Ito yung mga epekto ng dating kinainan oh, pero natanggal namin. Yan oh, nangabutas yung mga ano, palapa niya. Tapos parang sunog yung mga dahon. Kasi yung ubod, abot na sila sa ubod mga kasaka. So wala to. Dati kagat may kagat yan o. Oh. Epekto niya. Tingnan natin. Ito yung dating tama sa kanya. Yung dating tama. Yun parang may kinainan. Wala. Hindi niya tinuloy. Ari parang hindi niya. Lumipat yata din niya. Hindi rin tinuloy. Hindi rin tinuloy mga kasaka. Ngayon natin na rin mga kasaka. Sana? Yun po. Yan o. Kita niyo po yan. Yan yung kinainan niya. Makikita kasi pag mayroong ganyan na kinain na galing sa ilalim. Yun bago ang mga ano. Bago yung galing sa ubod. Kung nasa kailaliman na. Yan mga kasaka. O teka, tingnan natin to. Sobrang lalim. Lalim na? Sobrang lalim na yung dito niya. Ayan o mga kasaka. O, ang butas. Tapos, abot na alas sa ubod kasi yung mga, ito yung mga kinain niya. O, ano na, puting-puti na. Parang galing na sa ubod. O. Delikado naman to. Sasama na naman tong dahon nito. Papangit na naman tong ano na to mga kasaka. So, pagka ano po mga kasaka, kung may alam po kayong pangkusa dito, i-comment nyo nga po mga kasaka sa baba. Yan, ano na natin. Mahirap pong tanggalin kasi nasa kailaliman na po. Dito muna tayo magsimula sa taas dito kasi meron yan dito eh. Hindi na masungkit? Mahirap mo, kaya kailangan mo masakit dito. Tapos ito pa mga kasaka, mayroon pa dini uli sa taas. Oh. Bakit ito pa oh, mayroon pa dini oh. Ay hindi tinuloy. Hmm? Hindi niya tinuloy. Baka ito yung kanya. Baka yan yung lumipat din sa kabila, hindi tinuloy ari oh. Kita ng talbos oh. Hindi tinuloy yan yung lumipat din sa baba. Hindi ari oh ang ito. Mm-hmm. Tanggalin na. Ito lang kahit hindi naka-ibori. Wala tayong magagawa dito mga kasaka, kundi ano na naman natin to. Usakin. Usakin na naman natin to kasi di tumatanggal pag di namin alisin to eh. Pag, ano. Kawawa tong liyog na to. Mamatay to bang niyan tanggalin. Kaso lang.
Tinanggal naman. Pangit. Oo, ano sasama. As kasi ito tutulak niya dito, umpana. Eh pataas. Tapos pababa 'yan. Tataas, tapos pababa. So, baba mo na muna, eh, para madaling mo matataas. Makakasaka ang kakaawa ni Yub. Kasi, ano, yung ang lalabas na talbos nito, sira-sira. Sira na naman to. Bago makarecover ang niyo. Kasi dapat makasaka, every, dapat natitingnan. Every day. Na, na ano ko na. Haka mo na. Naabot ko na. Masaki. Abot na po mama. Ah. Yan na. Ayan na. Kita ko na. Ang uong na yan. Abot ko na. Ang siya, ang silalim. Hindi. Maklas niya nakaharap. Iyan na. Ayun. Kita na. Tapos kung kita natin yung buo pa. Yung uong na yan. Para makita. Pakita natin kung ano yung itsura. Pakita natin sa kanila. Ang itsura ng buo pa. Kasi kanina, durog-durog na eh. Mm-hmm. May pasunod. Na. Naabot ko na eh. Hindi nga. Dyan o. Yun o. Kitang-kita. Yan. Huli. Yan siya mga kasaka o. Okay. Angat mo pa. Ayan ang mga kasaka, oo. Itas mo pa. Oo nga. Kung mawawasak na uwang ka. Ayan ang mga kasaka, oo. Oo. Kita mo. Ayan po. Ayan ang mga... Sumisira sa aming niyog. So, kaya dapat every week, dapat inspection sa niyog kasi ang dami po talagang ganito dito sa amin. Baka may pang treat po kayo or pang kontra po kayo ditong alam. Yan o. Ang laki po eh. Yan o. Ginagawa po namin pag ano, tinitingnan namin ang bawat puno para makita namin kung may butas o kung may kinainan na siguradong nandun yan sa ilalim. Yan, patayin na natin ito. Tulin mo yung ulo. Lang mga kasaka, natapos po kami sa paghahanap ng uwa ngayong araw na to. So, kung meron po kayong alam kung paano po ang pagpuksa ng mga ganitong insekto sa niyog, comment niyo po sa baba at sana po para makatulong din sa mga iba pa nating mga farmers. See you next video mga kasaka. Happy farming sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.